resulta ng ikalawang pagsusuri sa mga labi ni Christine Tasera, inaabangan ng karamihan. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Habang tinutukoy pa ang tunay na dahilan sa kontrobersyal na nangyari sa 23 anyos na flight attendant sa Makati City nitong bagong taon, naisagawa na po ang ikalawang pagsusuri ng mga dalubhasa sa mga labi ni Christine Dasera. Ito po ang ibinahagi ni Dr. Marichi Ramos, ang kaibigan po ng pamilya Dasera, sa mga taga-media nitong Huwebes bago dalhin ang katawan ng biktima pabalik sa kanyang bayan, General Santos City, sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport, Terminal 2. Sa kabila po nito ay magiging pribado pa rin di umano ang magiging resulta sa bagong autopsy habang kumukuha sila ng mga panibagong testigo para sa investigasyon ng Philippine National Police. The family has decided to lead it up to the PNP to do further investigation. Although we have a lot of witnesses that coming forward, and alam namin right from the very start there were a lot of irregularities and inconsistencies. So we leave it up to the PNP to be able to assess kung ano po talaga ang nangyari. Una na po nga nanindigan si PNP Chief Police General De Bolsinas na baka ginalaw po si Christine Dasera bago tuluyang mawalan po ng buhay matapos makiparty kasama ang mga kaibigan sa isang hotel sa Makati. Gayunpaman ay raptured, aortic aneurysm naman ang itinuturing na dahilan ng ospital ayon kay Makati Police Chief Colonel Harold Depositor. Dahilan para pagdudahan po ng ilan na mga netizen, lalo na't ilan po sa kanyang mga kasama ay mga sinasabi pong mga beki. Dahil sa kulang-kulang pa ang mga resulta ng investigasyon, inutos na tuloy ng prosecution ang pagpapalaya sa tatlong unang naarestong sospek na si Jan Pascual de Saserna, Romel Galido at Jan Paul. Ito po ang ating latest update, mga kapatid. Antabayanan po natin ang magiging resulta nga po ng ikalawang pagsusuri. Huwag po sana natin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.